Pinakaunang tanong po natin, ano, kasosyong Franco from Parañaque City, homeward assistance. Good afternoon po, kasosyong Arvin. Oh, kasosyong Franco, good afternoon. Isan ka, Parañaque? Ano po? Taga Parañaque ka? Opo, taga Parañaque po. Ngayon po, ano, limang Zoom sana po ako, nung panglima pa sana, gusto ko sana sumali, kaso wala, bad timing, nagbabantay ako ng bata, kaya nagmakaawa ko ngayon, nasabi ko, bigyan mo naman ako ng chance, misis, na ano, ganyan, na ako naman ngayon. So, ito yung tanong ko ngayon, parang ngayon, gusto ko sana muna magkwento para maintindihan mo sana, kasosyo. Makinig kami, makinig. Ngayon, ano ako ngayon, 19 years old, second year college, so nag-aaral ako ng bilang aircraft maintenance technology. Ngayon, ang business ko ngayon is gumagawa ako ng assignment ng iba. So, halimbawa, may nagpagawa si ganyan na research. So, gagawin ko yun for, halimbawa, 500 pesos. So, ngayon, nag-come up ako sa ganung idea kasi nung grade 12 ako, na-experience ko yung sobrang hirap ng buhay na tipong wala na talaga as in. Nag-try ako na mag-apply as in, wala talaga. Yung alam mo yun, kailangan ko ng pera pero wala akong mapasukan kasi nga, sudyante, grade 12 ngayon, parang tumatak sa isip ko na sayang naman yung talino ko kasi honor student din ako noon eh. Sabi ko, sayang ng talino ko. So, sabi ko, paano kaya ako kikita ng pera out of talino ko? So, ayun, nagpakalat ako sa batch namin na, pre, pakikalat nga na si Franco na gumagawa ng assignment. E di yun, tinodo ko yun. Hanggang sa wala na akong paki kung ano isipin nila sa akin na mukha ako, na kailangan din na desperado ako sa pera. So, ayun, mula noong paki. So, gumawa ko ng assignment hanggang ngayon, 2 years hanggang ngayon. So, sabi ko, this time, parang gusto ko rin mag-share. Parang sa akin lang kasi napupunta yung kita. So, sabi ko, gusto ko gumawa ng platform na as in dito talaga pagtatagpuin yung kliyente tsaka yung mga tagagawa. So ngayon nag-hire ako ng mga ano ng mga tao. Ngayon parang goods naman ang isang month ko kumikita rin ng minimum 10k pero wala akong puhunan na ginawa doon. Subali ginawa ko diskarte lang kasi ganito kasi nangyayari sistema. May halimbawa si kliyente may nagpagawa ng research. Pre-resyuhan ko ng 1,000. Ngayon papagawa ko lang siya ng worth 700. Kumbaga ano naman siya justifiable naman sa tagagawa. Walang reklamo. So meron akong 300. So doon pa lang kumita na ako hanggang sa na-stack ng na-stack. So yung perang nakukuha ko, ang ginagawa ko, binubuhos ko lahat sa marketing. Nanguutos ako na, pre, pakikalat nga nito, meron kang 100 pesos. So ngayon, ang challenge ko ngayon sa marketing kasi 'di ba pag may nakakita ng prof na gumagawa ng assignment, parang hindi ko alam mo anong gagawin nila sa akin, irereklamo ba nila ako or yung estudyante bang nagpagawa. Ngayon parang ang tanong ko sana sa legalities, parang gusto ko sana siya i-establish na dominate ko yung Pilipinas na sa akin magpapagawa ng assignment kasi madami rin akong hinarang ng mga tao na tagagawa. So far, nag-benefit sila sa akin na ano, thank you kasi may gantong opportunity. So ako, wala akong problema. Halos nga wala nang mapunta sa akin kahit pisong duling eh. Kasi binubuhos ko lahat sa marketing tsaka sa mga pabono sa mga tagagawa ko. So, ayun, parang paano kayong magiging, ano ko niya, legalities, parang paano ko ba siya i-register, kumbaga. Kasi may butas ako eh, na, ay, gumagawa to ng assignment, parang hindi maganda. Parang, alam mo, yung intellectual property rights ata yun, yung ganun. Ngayon, parang paano kaya siya magiging legalized? Tsaka medyo ilang ako sa marketing, kasi alam nga naman mag-post ako sa Facebook, may makakita ng prof, ng mga teacher. So, ayun, baka madali ako dun. So, ayun lang sana, kasosyo, yung ano ko. Ah, sige. Mga kasosyo, so, tulungan natin si Franco. Alam ko may mga sagot din kayo especially sa marketing. Sasagot lang ako ng ano ng 3 minutes kay Franco tapos sagot din kayo sa kanya mga kasosyo. Franco, ako kasi ganito no, ito nakakalito. Ang marketing kasi para sa akin, hindi yan direktang yun na yun. Bawa nagbebenta ka ng keso. Hindi direkta talaga na keso for sale. Hindi marketing yun para sa akin eh. Selling na yun eh. Okay, ang marketing, halimbawa keso ang binebenta mo. Hindi keso ang pinagsisigawan mo. Ang sisigawan mo, the best ang kulay dilaw. Ang layo, di ba? Yun ang marketing. Hindi siya direkta, pero babagsak at babagsak yung activities mo sa pagbili ng keso. Extreme na example yun. Halimbawa, yung ano bang sikat na produkto? Abawa, yung Nike, no? Nike. Ang binibenta nila sapatos. May nakita ba kayong poster ng Nike na shoes for sale? To be honest, wala eh. Lahat ng marketing material ng Nike ay tungkol sa pagtatrabaho ng pagte-training ng malupit. So, ang marketing ng Nike, tungkol sa
sa parang work hard or to be the best dun sa ginagawa mo, yun ang marketing. Ngayon, ang selling nando dun na sa store. Ando dun na nakalagay yung 30% sale, for sale, buy one take one, dun na sa store. Yun ang selling. Yun ang selling. Ngayon, ipasok mo sa utak mo, Franco, na ang marketing mo, hindi ka dapat nagsusumigaw na assignment for sale. Okay, ano ba yung sabi mo? Assignment na tagagawa. Hindi, parang ano, parang ang uncatchy ko dun na, ano, need help with your homeworks, parang do you want to live a stress-free, ganyan, ganyan, yung mga ganun-ganun. Ganun yung pang-hook ko sa kanila. Yun yung sinasabi ko na parang homework assistance na we can do all fields in any task. Ayan. So nakalagay doon yung salitang homework assistance, di ba? Apo. So ang trabahong malupit mo ngayon, paano mo ibobroadcast yung ginagawa mo nang wala yung salitang homework assistance? Wala yun. So parang ang konsepto niya, kasosyong Arvin, yung parang alam mo yung sa Trojan horse, yung parang ito yung pinapakita nila. Very good. Pero meron sa loob na yung pala yung titira sa kanila. Parang ganun yung konsepto, di ba? So, ito yung, may naisip na rin ako, nakagawa na ako ng t-shirt na ang tema niya is para sa mga estudyante. So, halimbawa, pag sinabi mong aircraft maintenance, ang t-shirt is nakalagay mga pang-mekaniko na ganun. Parang, pag nasuot nila yun, feel nila, mekaniko sila. So, ang plano ko sana, makapagbenta ng t-shirt. Tapos, alam mo yun sa t-shirt, may mga parang papel-papel na ganun. So, plano ko sana i-attach dun yung parang flyer or something card na about sa business ko. So, yun yung mga naiisip ko. Tapos yung tutorial service din na ano, kasalukuyang kung inaasikaso na ngayon na pwede kong ipalabas na tutorial service pero yung pala may service pa lang homework assistance. Ayun, pwede 'yon. Nakuha mo na yung gusto ko i-explain. 'Yun ang para sa akin na personal. Ang marketing one step closer pa, one step pa 'yan para sa mismong selling. So ang discarte mo kung yung analogy mo yung Trojan horse, yun parang ganun. So meron kang binibigay o pinapakita pero hindi 'yon. Case in point na lang yung mga vlog ko kaya sumikat dahil sa clickbait kong title. Ang title ko, negosyo sa halagang 5,000 pesos. Pero totoo, ang product ko doon, walang negosyong, wag mo na isipin na may 5,000 pesos ka, isipin mo na lang wala kang 5,000 pesos. Kasi yun ang marketing. Hindi mo binibigay talaga yung gusto mong ibenta. Pero ang binibigay mo, yung makaka-attract ng attention, nung interested kang segment ng tao, nung target, yung niche mo. Hindi ka nakita mabibigyan ng specific kung ano yung diskarte mo eh. Yun lang ang gusto ko itanim sa isip mo, Franco. Ang marketing, one step pa yan sa selling. Mga kasosyo, ano yung masasabi nyo kay Franco? Kasosyo ako lang. Kasi, ito si Joseph. Kasosyo Joseph, please. Yan. Kasi ako, air transportation naman yung course ko noon. Ako yung nagpapagawa ng assignment dyan sa dati. Kasi para puntahan ko yung negosyo ko kasi meron din akong, habang nag-aaral ako, meron na rin akong ginagawang side business ko na ako yung nagpapagawa. Sila yung gumagawa, meron akong pinapagawa. Ano yung mga ginagawa mo, yung mga drawing ba yan? Yung mga lahat ganyan. Po, sir. Lahat po. Bale, lahat ng field. So, bale, lahat ng mga kinuha kong tao, may mga inassign akong field. For example, humanities, mathematics, engineering, yung mga may kanya-kanya silang expertise. Siguro ang pwede mong scale dyan kasi sa totoo lang, kung titingin ka sa isang negosyo, kailangan makita mo kagad yung scalability niya. Kasi yung paggawa ng assignment, wala siyang scalability. Pwede siguro yung tutor, di ba? Yung parang pag, tuturuan mo sila kung paano ba mabilis maggumawa ng project. Paano, pero yung paggawa ng assignment, hindi mo talaga... Scalable yan. Scalable ba yung paggawa scalable ng assignment? Scalable yan. Pero hindi na ikaw ang gagawa ng assignment. Hindi pa ako gumagawa ng assignment. Bale, kumbaga platform lang talaga trabaho ko. Pero di ba? Kasi kung ikaw i-broadcast mo yan sa school, ikaw yung business mo yung mawawala kasi yung school yung ayaw niya. Siyempre gusto nila na lahat natututo, di ba? And yung mga ganyan na ginagawa ko, hindi yung nagpapagawa ako, hindi kasi ano lang yun, kumbaga under the table yun eh. Kumbaga parang para sa akin, parang ang hirap niya yung marketing. Kung yung tutorial, okay lang, 'di ba? Pero 'yung paggawa ng assignment, siguro hindi mo siya ma-market ng tama. Mahirap, kasi 'no? Kasi may makakalaban ako eh. May mga ganyan eh, 'yung mga negosyo na yung mga Fiverr, yung gumagawa ng website, yung business Kasosyo Tikoy, ganyan 'yun eh, 'di ba? Yung freelance website, gagawa siya ng mga posting. Pero yung gagawin mo yung assignment nila, parang yun yung wag. Yun lang yung wag. Meron akong gusto i-share dyan. Meron isang paraan para magawa mo yan. Example to. Pero bago tayo pumunta sa paraan na i-example ko, ang question ko lang, what's the worst thing ba na malaman ng tao na naggagawa ka ng assignment ng iba? Illegal ba yun? That's a question lang. Pero tingin ko hindi naman. Pero merong isang way na nakita ko business model na ginagawa
sa Australia. Ang ginagawa sa Australia, meron tinatawag sila, meron silang platform kung saan meron silang note sharing na platform. Kung saan i-share ng mga estudyante ang mga notes nila from one class to another class, and then nagbebentahan na sila ng mga notes. These are legit business to. Pero it's also another form of kukuhan ng assignment. Diba? Kumbaga, itatransform mo lang yung platform mo. Kasi sabi mo, platform, gawan mo ng website to, tapos muhanap ka ng mga estudyante gusto magbenta ng assignment nila. At i-share doon, hindi naman illegal yun. Diba? Illegal ba yun? Pero yung ikaw gagawa ng assignment, yun yung wag yun. Yung ikaw gagawa, yung mag-share lang pwede siguro, kukopyahin nila, pwede. Pero pasosyo, aerodynamics yung course, yung pinapadrawing, yung amin yung subject, aerodynamics, hindi matututo yung estudyante. Oh. Or pwede mong gawin nilang Pops, online tutorial, kagaya nung ginagawa nila sa China tsaka sa Japan, i-maximize mo yung Skype. Since may mga tao ka na, 'di ba? Instead na gumagawa kayo ng assignment, turuan na lang parang one-on-one coaching. Kasi may mga estudyante kasi may mga estudyante kasi alam mo 'yun, nag-aaral para makapagtapos. So parang napilitan lang mag-aral kasi dahil sa magulang pressure, pero ang gusto talaga nila yung sarili nilang usually talaga mga kliyente ko talaga yung mga hindi striving na magkaroon ng career, halimbawa doktor, yung parang gusto lang talaga nila matapos. Tapos alam mo yung mga minor subject na feeling major, yun usually yung mga pinapagawa nila. So parang para sa kanila, parang sobrang nakakaluwag yun. Tapos at the same time, sa mga pinapagawan ko ng assignment, kumikita sila. So parang yun din yung nakikita kong positive sa akin. Ngunit parang may butas nga lang kasi na yun, pag baka madali ako mamaya, maano ako ng prof. Kaya, na alam kaya may paano ako eh. Kasi you're feeling of negative talaga. Pero pwede. Kasosyong Franco, Kasosyong Franco. Sige. Kasosyong Franco. Ito kasi ito yung explain ko, no. Sino ba kasi nagsabing assignment ang binebenta mo? Paggawa. Sino ba nagsabi? To be honest, ikaw lang naman nagsabi na assignment ang binebenta mo eh. Sino ba nagsabi na gin ang binebenta ng Ginebra San Miguel? Sino ba nagsabi? Tignan niyo advertisement. Wala naman silang binebentang gin doon eh. Binebenta nila doon yung pangarap mo o kung ano man. Yun nga ang marketing. Ikaw lang naman nagsabi na ang binebenta mo sapatos. Ikaw lang naman. Nike ba nagsabi pa sila na nagbebenta sila ng sapatos? Tignan nyo yung mga marketing material. Wala silang binibenta sapatos. Iba. Ang marketing talaga, utak strategy yan eh. Hindi yan for sale, ito ganun. Kasi nga talaga, maja-judge ka, ang marketing kasi i-judge ka agad bago pa bumili. So, iti-training natin yung utak natin na marketing na, ito pala. Kayo ba mga kasosyo, alam nyo na ba agad kung anong mga prinsipyo yung sasabihin ko sa inyo bago kayo nagkaroon ng interest sa akin? Di ba hindi naman? Kasi ang una kong minarket sa inyo, yung mga bagay na kala nyo kailangan nyo ng negosyong walang puhunan. Pero ang totoo, walang negosyong ganun. Pero ang totoo, kahit wala kayong puhunan, nakakuha nyo mga kasosyo, laging one step further ang tunay na pagbentahan dun sa marketing. Ang marketing, ikaw lang naman nagsasabi, ang minamarket mo kasi assignment eh. Kaya ka natutakot. Wag assignment ang i-market mo. Ang i-market mo, kung paano maging madiscarding estudyante, ganun. Bawa, yun ang page mo. Kasi parang, paano graduate ng walang Parang kasi tinuturuan mo yung mga tao na maging tamad. Paano graduate ng walang natutunan? Kaya, wawa naman ang nanay mo. Parang kasing pagka talaga kayo, hindi mo talaga siya pwedeng i-post ng gano'n na diretso. Hello po. Parang ano rin director ng assignment. Yes, MJ. Parang ano magiging recto na nung kasosyo eh. Kaya ginadjudge yung recto kasi recta, nagbebenta sila ng mga thesis doon. Gano'n. Kasi walang marketing yung recto. Selling na lang kagad sa recto. Ang marketing, one step further pa. Ang marketing, ito yung yung mga prop mo na nagpapagawa ng thesis na alam naman nilang nasa recto yon. Bakit? Kasi may commission sila dun sa recto. Yun ang marketing. Nakuha nyo mga kasosyo. Hindi mo nakikita yung alignment kasi sila lang ang nagkakaintindihan. Ang marketing ng isang resort, yung teacher mo na nagpa-swimming. Pero hindi nyo alam na siya ang nag-market ng resort sa Pansol. Kasi hindi naman nagbebenta talaga ng swimming yung prop mo eh. Ang binebenta niya sa outing, happiness ng klase nyo. Pero hindi nyo alam, minarket niya lang yung swimming pool sa Pansol na may commission siya dun na 5K. Hindi nyo alam kasi hindi niya naman minarket na, guys, swimming kayo sa Pansol, sa tsahin ko yan, may commission ako dyan. Hindi niya minarket yun. Ang minarket niya sa mga estudyante, mag-swimming tayo para happy-happy. Yun ang marketing. Hindi kayo
kayo naman, okay, swimming kayo. Bumili kayo ng ano, ng swimming at ng resort ng isang gabi. 'Yun ang marketing sa selling. Kaya magkaiba yung advertising sa selling eh. Magkaiba. So bale, kasosyo, ano, parang ire-revise ko yung Facebook ano ko page, parang something na discarding malupit sa mga estudyante, yung mga ganun-ganun. Oh, yan. Ah, medyo nagets mo na. Maaring ganun. Pero, nagbebenta okay, ka talaga ng assignment para graduate ng bobo yung mga estudyante. Yun ang ending doon. Medyo plan, joke lang. Nasa sa'yo na ngayon. Kung kakayanin mo na i-judge mo yung sarili mo. Na nagagalit yung mga magulang. Oo. Nasa sa'yo na ngayon yun. Katulad na inis na ako. Katulad ng Ginebra San Miguel, di ba? Nagbebenta sila ng pampalasing. Pero nasa kanila na yun kung makakaya nila magbenta ng pampalasing. Pero minamarket nila, hindi talaga... Konsensya niya yun. Kasosyo Juari, kasosyo Juari. Ang tanong kasosyo Juari, kung kaya niyang dalin yun na may mga tao na magtatapos na sabi, ay, ito, tinulungan ko ito, nakatapos dahil sa paggawa ko. Hindi mong gano'n. Parang gano'n. Kanya-kanya na yun. Konsensya mo na lang yun. Huwag na natin i-judge si Franco kung kumikita siya sa malang... Kung kumikita si Franco sa maling bagay. Na-joke lang. Na-joke lang. Alo, grabe. Na-joke lang. Nakakatulong naman ako. Mental health problems kaya, di ba? Nakakatulong. Nakakatulong si Franco. Pero kailangan opportunities eh. Oh, na i-deliver ng ano, swabe. Nang hindi okay, ka ma-judge. Yun, hindi ka ma-judge. Ah, sino pa mga kasosyo magpayo kay Franco sa marketing? Magandang usapin niya ngayong marketing. Ganda ng unang topic natin. Yun, ito lang kasosyo. Halimbawa, sosyo, pag may nagsumbong sa akin na, halimbawa lang, sa school na, ay, ito si Franco, gumagawa to ng assignment. Paano ako magde-defend yan? Paano kaya? Sa usaping legal naman, may nakapost ba na assignment ang binibenta mo? Kung wala, hindi totoo yun. Eh, kung ikaw ang nagpost na assignment for sale, eh, talagang kalaboso ko talaga. Eh, ikaw nagpost eh. Di ba? Discarding malupit talaga. Simple yan, lang yan eh. Ayas, kasosyo ka na. Kasi, sorry boy ah. sa isip mo, at saka sa puso mo kasi, nakukonsensya ka kasi mali yung ginagawa mo. Aminin na natin. Tama be? O, lagot ka sa nanay mo. Hindi, ibig ko sabihin pa yung ano lang to. Mali eh. Kaya ikaw, nagigilty ka. Kasi baka mali. Mali eh. Sa umpisa pa lang, alam mo nang mali. Pero, yun nga lang, kumikita ka kasi. So, para sa'yo, nakakatulong ka. Pero, ang tanong, para sa iba, halimbawa yung mga magulang ng tinutulungan, let's say, sabihin mo na oo, kasi ayaw nila na yung kursong ginukuha nila. Sa tingin mo ba, sa konsensya mo ba, tama ba yun? Kung ikaw yung nasa katayuan. O, kaya ka ganyan. Nagigilty kasi, be. Mahirap ka laban ng sariling konsensya. Wala ka namang ginagawang mali, actually. Pwede ka naman, parang tulong lang yan, pero alam mo kasing mali. Kasi, kumbaga, gagraduate yung isang tao na wala namang natututunan. Nasa sayo ang sagot nun, be. Maganda yung sinasabi ni Kasosyo Ana, sa perspective kasi ng magulang, ayun yung sinasabi ni Kasosyo. Magulang kasi yan eh, oo nga eh. Kaya, actually, nasa ko, ayun yung labanan, Franco eh. Kung maati mo nga yung, kung ano man yung nasa isip mo, kung tinutulig sa ka ng isip mo, malamang nga, may mali eh. Pero mas maganda pang tutorial kasi parang, as in, nagtuturo naman eh. So, walang konsensya talaga. Malinis, kumbaga. Yun the best. Dapat, ano, alam mo yung sinasabing, wag mong bigyan ng isda. Turuan mo din sila kung paano mang isda para hindi lang sila mabubuhay dahil binigyan mo sila ng isda. Kasi isang araw lang sila mabubuhay o isang kainan lang kasi binigyan mo sila isda. Pero pag natutunan nilang mangisda, tutuloy sila. Mabubuhay sila for lifetime. Kasi marunong silang gumawa ng paraan eh. Alam mo yun? So yun, mas the best yun, be. Franco. Try mo yung note sharing. Franco. Guys, kasasyon loan? Kasasyon loan, be. Kasasyon loan, please. Ito yung nagiging problema, kaya bumababa yun. Wait lang, kasasyon loan. Medyo malakas yung feedback, no? Nung ano, nung mic. Hindi yan sa headset eh, kasi nakaraan nagpalit ka na ng headset. May feedback talaga sa area. Malamang yung PC siguro pwedeng ilipat ng pwesto. May frequency yung PC. Frequency. May ano yan. May something. Hintayin natin si kasasyon loan din mamaya. Ay, agree ako dun. Meron pa? Yes, eh. Malakas talaga. Opo, meron ka social loan. So far, ano lang naman, ngayon lang naman tong pandemic kasi 'di ba, madaming na-stress ngayong online setup, which is totoo talaga based naman sa science. So parang ngayon lang naman kami sumulpot ng ano, ng pandemic. So parang may mga 'di ba, may nag-suicide nga dahil sa assignment. So ganyan. So usually kasi yung ginagawa namin ng assignment, yung parang hindi naman align sa course niya. So halimbawa, ang course niya is Franco, wait lang Franco, hindi mo kailangan mag-justify dito. Hindi mo kailangan mag-justify sa amin. Ang sinasabi sa inyo, ng grupo, no? Bahala ka dyan. Bahala ka dyan. Yung talaga Franco eh. Hindi ka mo kailangan mag-justify sa amin eh. Nasa konsensya mo yan eh. Yun yung sinasabi ng... Pero isipin mo yung sinabi ko kanina. Note sharing. Maganda yun. Actually, yun eh. Maganda yung ano ni Kasosyon Chikoy. May product ka, pero hindi talaga yun. Push mo sa tutorial, Pabs. Parang yung ginagawa sa Japan tsaka sa China.
tutorial, ano, Skype ang gamitin mo. Tapos yun nga, 'di ba may mga tao ka na yun na, sila na yung mag-tutor. Okay, mas lalaki ka pa kasi hindi lang yan sa area mo, buong Pilipinas pwede mo i-cater, 'di ba? Tama, tingbig. Tama si Kasos yung Eh, Kasos yung Franco, yung mga estudyante mo baka klase mo? I mean yung nagpagawa, halos lahat. Hindi, ano, halos nakaabot na rin sa ibang bansa, hindi ko mga kakilala. So nakakaabot ng Abu Dhabi University, so ano, yung sa iba't ibang lugar pero, dito sa Pilipinas. Pero puro aviation lang din. Hindi po, lahat po, lahat, math, mapa-science, mapa-English, kumbaga, pag sinabing English, ganito kokontakin ko na pre, gawin mo 'to. Halos pag sinabing science, kukontakin ko sa ganyan. So, parang nagpo-provide ako ng opportunity sa mga may kaya naman talaga. Tapos sa quality output, tinatrabaho ko talaga na quality. Kung pangit yung gawa mo, huwag ka na magtrabaho sa akin. So, ganun yung ginagawa ko. So, pali, talagang... Pero may halo yung coaching naman yon. So, halimbawa, di ba, nagpagawa siya ng essay, ganyan. So, ma'am, ganito po yan, ma'am, na yung first paragraph po, ganyan linagay namin. So, may konting coaching din siya. Yun nga lang. May parang ginawa na rin namin yung ano, yung assignment. Pero, may tutorial na halo. Ganun. May input pa rin, ma'am, pala po. Okay. Napakinggan natin yung sasabihin ni kasosyon Jordan. Si Jordan. Jordan, naka-raise ng hand. Jordan. Ang para sa akin, nasalakad sa ano, oras niyo. Ang sabihin ko lang para sa akin, nasa tao din kasi yan eh. Ang sabi mo sa kanya, wag mo kong sisihin, ikaw lumapit sa akin. Sa ano, eh, ano naman talagang anong high school na rin ako, ginagawa ko rin yan. Pero nung talagang tumagal na, ako rin naman naka-realize, kailangan kong aralin to, nagpa, talagang nag-ano na rin ako, parang self-ano na rin, self-study na rin kung sakali. Okay. Franco, ikaw makakaalam eh. Ikaw na makakaalam yan. Good luck, good luck. Pero tama yung ginagawa mo, Franco, ha? Tama yung ginagawa mo, ha? Don't, ano, wag mo isipin na i-stop mo yan. Hindi, hindi yun yung punto. Ang punto lang. I-revise ko lang, kumbaga. Simplihan mo lang. I-market ka, it turn around mo, something else. Ano pakinggan mo yung payo ni Kasos yung Lestat, yung nga, yung think big. No? Pag think big mo kasi, dun mo na mas ma-ano, ma-automate, mas ma- yung morality mo, mas maitatama mo. Ang galing, ganda nung, ano mo, God bless, ha? Ano yan, puputok pa yan, lalo, prang.